Mga ka-taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayer. Ating pag-uusapan ngayon ang BAR Form Number 1601-EQ o Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes with LA Expanded. Familiar po siya. Yan po kasi ay partner ni 0619-E o ang Monthly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Usually po, ito ay ginagamit tuwing third month per quarter. Yan po. So, ating pong pag-uusapan ngayon yung mahimay nitong form na ito kada kahon para ma-explain ng maayos at ma-fill-upan po natin ng maayos. Disclaimer po. Atin pong ginagamit ang application na EBAR forms na pwede pong ma-download sa mismong BAR na website. Sige po, simulan na natin. So, ang unang kahon ay ang for the year. Makita po natin na 2022 ang nakalagay dahil nung ginawa natin to, 2022 ang year. So, automatic na po siya sa EBAR forms. Number 2, quarter. So, meron tayong first, second, third and fourth. Ito po ang naghahati sa bawat taon. Ganito po ang hatian. First quarter is January to March. Second is April to June. Third is July to September. And fourth is October to December. Ang each deadline per quarter is as follows. So it's the 25th of the following month of the last month. So for example po, first quarter, March po ang last month. So magiging deadline niya is April 25. Pangatlong kahon po, amended return. Nag-file po ba tayo ng previous form kung saan meron tayong hindi nalagay or may mali? Dadagdagan po ba natin or meron tayong i-correct? If so, pipindutin po natin yes. Kung wala naman, in our case, nalagyan natin no. Number 4, any taxes withheld. Kung may babayaran po tayo, pipindutin natin yes. Kung wala po, is no. Number 5, dito siya nagkaiba sa previous na form. Number of sheets attached. Bakit po meron tayong ganito? Dahil nga po, sinabi natin na since quarterly, meron pong tatlong month per quarter. Ito po, itong mga sheets na to ang ebidensya na nagbayad tayo sa first month and the second month. Makita po natin yan dito mamaya. Pag-uusapan din natin mamaya. So, in our case, dalawa. Since, there's 2 months din na nagbayad tayo. Background information, your basics, your TIN, your RDO code or the BAR branch, kung saan ka magbabasa, the name, the registered address, contact number, email address, and zip code. Itong category naman, tinatanong lang kung ka-private tayo at taga-gobyerno. In our case, we're private, we're not government, so pipindutin po natin is private. Ito po. Part 2, computation of tax. Una po sa lahat, makita po ninyo itong ATC. Ano po ang ibig sabihin niya? It stands for Alphanumeric Tax Code. At pag pinindot natin, may lalabas na iba't ibang ATC. Bakit? Depende po kasi yung code na gagamitin natin. Depende siya doon sa nature ng income po natin. Pero bakit may ganyan? Makita po kasi natin na different codes sa different rates. So, meron tayong 5%, 10%, 15%. Meron nga din, niya po siya. May 2%, 1%, mga ganyan. So, in our case, in our example, gagamitin natin yung pang-rental. Tignan po natin kung mahanap ko. Ito po siya. So, makita po natin kung ngayon po yung applicable. Click natin. So, okay. Makita po natin na ang tax rate is 5. So, tax base o consolidated for quarter. Bakit po napakalaki na nilagay ko? Dahil po kasi since quarter, 3 months per quarter. Kunwari po,
ang sweldo ko is 20k. Matatimes din siya ngayon. Kasi per quarter. Makikita po natin na dito, nahati na siya. Dito naman po tayo. So, sa total, as is, same lang din. Pero doon naman sa less remittance made, so kunwari po, may nag-pass out or nag-bayad tayo sa first month, lalagay po natin siya. In our case, 1K yung binayaran natin kasi nga, 1,000 plus 1,000 plus 1,000 equals 3,000 kasi nga dahil nga monthly. Ganon din po dun sa ano, dun sa second month for the, of the quarter since pareho supposedly dapat yan. Ito naman dito sa tax remitted and returned previously filed. Pipindutin lang po niyan, may edit niya lang po yan kung amended return. May kita niyo po, iniba ko. So kung doon sa previously filed may binayaran kayo, ilalagay niyo lang din po dyan. Itong over remittance naman ay sobra, yung sobra. So, pupunta po tayo doon sa penalties. Yung penalties po, itong mangyayari kung hindi po tayo nakapagpasa before the deadline. Yung surcharge, interest, at compromise ay may iba't ibang rates. May kita po natin to sa mismong BR website. So, ito naman po yung total amount. So, may kita po natin na isang libo yung babayaran pa. Or dito sa form na to base. Details of payment. Hindi nyo naman po ito may edit sa BAR forms. Although, pwede nyo po itong i-edit manually, sulatan, or by PDF editor. So, Drawi Bank Agency, kung PPI, BDO, mga Metro Bank, mga banko natin, number, that specifically for the check number, the date, and the amount, self-explanatory naman po yan. Pero, kung may kita po natin ito sa particulars, meron siyang cash, may check, tax debit. Ano yung others? BAR po kasi ngayon, okay na sila with GCash and Paymaya. So, you can put it there also. At dyan po, nagtatapos ang ating usaping BAR forms. Sa susunod muling, paalam!